hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Yes. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power. Quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, you are. Oh, Jesus, you are my God, my God. I find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Father, you are King over
Magandang araw sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat pinagkalooban tayo ng pagkakataon na magkaroon ng 3 days na prayer and fasting bagamat iti online. Meron tayong layunin na ilapit sa Panginoon yung ating buhay at hinahanap natin na tayo kanyang pagpalain tulad ng binabanggit sa Scripture. Pagka nagpapala ang Diyos, palagi ang itinatatag niya, ang kanyang ipinapahayag, be fruitful and increase in number. Ngayon, pagka tiningnan natin, binanggit din ni Jesus Christ kapag tayo naging fruitful at nag-multiply, iti karangalan ng Diyos sa kadahilanan na maipapahayag na ng Diyos na siya tapat dun sa kanyang pagpapala sa atin. Sa pagkakataong ito, nais kong itatag yung ating paksa, the harvest worker as one. Nais kong makibukas kayo sa akin, aklat ng Matthew 9:36-38. Binanggit dito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Tayo manalangin saglit. O Diyos at aming amang nasa langit, bigyan niyo po ng liwanag ang mga salita na ipapahayag. Magkaroon ito ng kapangyarihan at authority sa aming buhay, upang hindi lamang ito salitang ipinapahayag ng tao, kundi maging totoong salita ng Diyos na maglalagay ng authority sa aming buhay. At kami naman, magpapahayag ng aming pananampalataya at susunod sa sinasabi ng iyong salita. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, pagka atin tininan yung ating binanggit na talata sa Matthew 9:36-38, ang kausap dito ni Jesus Christ ay yung kanyang 12 alagad. Pero nais kong iduktong natin yung Luke chapter 10:1-2, pagkaraan niyang sabihan yung kanyang 12. Sa isang okasyon din naman, ay kinausap naman niya yung 72. Ang sabi, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Ngayon, pagka atin tiningnan ito ng mga talatang aking binanggit, una itatag na natin, sino yung Lord of the harvest? Sino yung Lord of the harvest o kaya yung may-ari ng harvest? Alam na natin ang tinutukoy ni Jesus Christ nung sabihin niyang humingi tayo dun sa may-ari ng aanihin. O kaya ask the Lord of the harvest. Alam na natin kung sino siya. Siya yung ating Diyos, yung ating amang nasa langit. Siya yung may-ari ng gawaing pagliligtas dito sa lupa. At kapag tiningnan natin yung salitang siya yung may-ari ng gawaing pagliligtas, ito yung kanyang business dito sa ating daigdig. Kung paanong sa isang kumpanya merong CEO, dito sa gawaing pagliligtas na ito, ang pinaka-CEO ay yung ating Diyos. At meron din siyang pangako sa bawat manggagawa. Binanggit niya doon sa Matthew 6:33, lahat ng ating kailangan ay kanyang idadagdag sa atin. Isusupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ngayon, pagka tininan natin yung sinasabi, ito yung harvest. Ano yung harvest? Tao. Tao na mananalig kay Jesus Christ. Tao na magiging disciple o follower ni Jesus Christ. Ngayon, nagpipray tayo ng mga manggagawa para sa bawat lugar at para sa bawat dako sa daigdig nito. Patuloy natin itong inilalapit sa Diyos. Yung pangalawang bagay na ating titingnan, binanggit kasi rito, harvest field. Ang sabi,
Alin yung harvest field? Ang harvest field ay itong daigdig. At ang tinutukoy dito ang ya-harvest, mga tao. Yung tinutukoy niya doon sa text ay crowd, isang napakaraming bilang ng mga tao na makikinig sa gospel. At pagka yung tiningnan natin yung mga tao, ang sabi, the crowds, they are harassed and helpless. So itong mga tao dito sa mundo, nanlulupaypay, litong-lito, hindi alam ang kanilang gagawin. Mga tao sa mundo. At tinutukoy ito yung mga taong masasama dito sa daigdig na ito. Ito yung mga tinatawag nating sinners. Ngayon, sino itong tinutukoy na mga taong ito? Sila yung mga taong, yung iba yung mayaman, yung iba yung mahirap, yung iba yung matalino, yung iba naman ay hindi matatalino, mga lalaki at babae, young and old, iba't ibang klaseng tao. Pero sila yung binabanggit na i-harvest ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, nung makita niya yung napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Ano yung nararamdaman, nadadama ng Panginoong Jesucristo? Nung tingnan niya ang mga tao sa daigdig nito, kumuha siya ng isang sample, isang crowd na patuloy na lumalapit at sumusunod kay Jesus Christ upang makinig doon sa kanyang ipapahayag, sa kanyang ipapangaral, sa kanyang mga ituturo. At di lamang yon, sila nanonood doon sa ginagawang milagro at kababalagan ni Jesus Christ. Pero gayunpaman, binanggit siya'y nahabag sa kanila. Ano yung dahilan? Sapagkat sila'y nanlulupaypay, litong-lito, hindi nila alam ang kanilang gagawin sa kanilang buhay. Bakit? Binanggit ng Panginoong Jesucristo ang dahilan. Parang mga tupang walang pastol. So, tinutukoy ng Panginoon na yung may mga tao sa daigdig nito, parang mga tupa. At ano kailangan? Pastol. Ngayon, idinugtong ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, nung pagkaraan sabihin niyoon, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin. So, itinutukoy dito ang kailangan ng ating amang nasa langit ay worker. So, nagtayo ng kumpanya ang Diyos dito sa daigdig. Nagtayo yung ating Diyos ng kumpanya dito sa daigdig at ang tawag niya sa kumpanyang ito, Kingdom of God. Kingdom of God. Ngayon, ano yung kanyang kailangan? Worker. Bakit? The harvest is plentiful. Napakarami ro yung mga taong mananalig sa Panginoong Jesucristo. At ang kailangan lamang ay mga taong magdadala ng mabuting balita at mag-aalaga ng mga disciple. Ang sabi nga, yun ba ang pagkabinanggit? May gawain. Ano gawain? Harvest. Sa harvest, magtatrabaho ka pagkatapos aalagaan yung mga na-harvest. Hindi sapat na ginapas lamang pagkatapos iiwanan na sa field. Hindi. Ito'y kukunin at aalagaan. So, gayon din ang mga taong ito, yung sila i-harvest o kaya dadala ng mabuting balita at pagka nanampalataya sa Panginoon, merong mag-aalaga ng mga disciple. So, ito yung binanggit na idalangin sa may-ari na magpadala ng maraming worker. Bakit? Sapagkat nais ng CEO ng kumpanya na Kingdom of God, maraming maani. Alam na natin ang takbo ng negosyo. Yung mga kumpanya nagnanais na malaki kita. Malaki kita, yun ang kanila. Mag-i-invest sila, ano yung ninanais nilang return? Harvest. At gusto nila malaki ang kita. Kaya lamang para magkaroon ng ganung malaking kita, kailangan ng dumami ng dumami yung mga manggagawa. Ngayon, pagka tiningnan natin at maunawaan, lagyan natin ng parabang paghahalin tulad. Doon sa Genesis 2:15, balikan lang natin si Adan. Ang sabi, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Ang sabi, ang Panginoon Diyos, dinala niya yung taong kanyang nilalang at dinala niya sa Garden of Eden. Ano gagawin doon? Ang sabi, to work it and take care of it. So, meron layunin ang Diyos
sa pagdadala niya doon sa kay Adan at Eva, doon sa Garden of Eden, hindi para yung magpahinga lamang o kaya manood lamang o kaya maging leisure lamang doon, magtatamad-tamad siya ron. Hindi ganoon. Ang sabi, to work it and take care of it. So, magtatrabaho siya ron pagkatapos pamamahalaan niya, gawain doon, pauuna rin niya at pararamihin yung mga punong naroroon, pararamihin niya yung mga hayop na naroroon at itatatag niya yung paghahari ng Diyos doon sa lugar na yun. Kailang analogy lang natin ito, pero tayo namang mga believer, binanggit din na tayo ipinanganak sa Kingdom of God. Ano ibig sabihin? The Lord God, inilagay din yung bawat ipinanganak na maguli saan? Sa Kingdom of God. Ano gagawin ng tao dun sa Kingdom of God? Ang sabi, to work it and take care of those dun sa Kingdom of God. So, si mag-aalaga rin doon. So, kaya po itinatatag ay may trabaho ang bawat ipinanganak na maguli. Saan siya magtatrabaho? Doon sa kumpanya ng Diyos. Ano yung kumpanya ng Diyos? Kingdom of God. Ngayon, pagka tinignan natin, sa loob ng church ay may mga evangelist, yun ang attitude niya. Evangelist, mag-share ng gospel, at pagka marami nang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ano yung gagawin niya? Hahanap siya ng tagapag-alaga. Hahanap siya ng worker. At karaniwan niya ang hanapin pastor at saka guro na mag-aalaga. Kaya lamang, paano kung wala yung tagapag-alaga? Kung minsan, nakasaksi ko ng mga matatagumpay ng mga evangelist na nakakapagdala ng 5,000 tao sa Kingdom of God, pagkaraan ng crusade na yon ay pinagbili na niya yung mga pastor at guro sa mga local churches at pagkaraan ng isang taon pagkatinanong, nasaan yung harvest? Wala. Walang nadagdag sa kanila. Sapagkat yung bang nahirapan sila dun sa follow-up at kung mag-follow-up man, hindi nila alam ang kanilang gagawin kung paano incorporate dun sa kanilang local church yung mga taong nadala sa Panginoon. So, hindi sapat na merong evangelist. No, hindi sapat. So, may mga believer na gustong mag-share ng gospel. Kailangan ito. Kailangan paano kapag kami tumanggap sa Panginoon? Ano kailangan susunod? May magdi-disciple, may kailangang worker. At ito yung hinahanap ng Panginoon. Sapagkat nakakasaksi ako ng mga manggagawa na share ng gospel. At yung nagsisimula rin ang church, pero dahil sa hindi discipleship ang strategy nila sa church, walang nagaganap na pagdami ang bilang. Sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, pero in reality, doon sa ministry ginagawa natin, hindi plentiful. Kaunti lamang. At pagkat tinignan natin, bakit? Sapagkat hindi itinatatag yung sinasabi ng scripture. Another, yung bang marami ring mahusay maging tagapagturo, yung iba gusto teacher ng word. Kailangan natin ito. Bakit? May pastor, guro, at pagkatapos ay mayroong binabanggit apostles, prophet, evangelist, sila'y tagapagsanay na mga believer, pero ang tinutukoy natin, ano pa kailangan kung meron ng pagkaraang magturo ng word at pagkatapos na magturo at ang husay magturo, nakaunawa ng salita yung mga tao, pero sino yung magsasanay? Sino yung magbabantay? Sino yung mag-aalaga? Ano kailangan ng Lord? Ang kailangan ng Lord ay worker. Harvest worker. So nakikita lang natin na kaya ko konti yung mga taong nagpapatuloy na nananalig sa Panginoon, kailangan pa rin ay harvest worker. Ngayon, marami rin tayong nakita ng husay na mga administrator o kaya manager ng gawain ng Lord dito sa loob ng church. Ang ganda ng plano, ang ganda ng sistema, may mga strategy na itatag nila yung mga patakaran sa Bible na iayo sa mga gawain sa Panginoon. At salamat sa kanilang effort, pero sino yung mag-aalaga ng mga tao? At kumisan, ito yung iniiwasan ng maraming believer, pag-aalaga, o kaya yung maging disciple maker, iniiwasan. Bakit? Malaking responsibility, malaking oras ang kukunin sa kanilang buhay. Kaya lamang,
binabanggit na ang kailangan ng ating amang nasa langit ay harvest worker. Ngayon, meron din tayo mapapansin na mga taong ang kaloob ay signs and wonders. Si Jesus ay merong gift of signs and wonders. Maraming sumusunod na mga tao sa kanya. Meron siyang nakikitang malaking crowd na sumusunod sa kanya. Ano sasabihin ng Panginoon? Sagana nga anihin. Kakaunti ang mag-aani. Bakit? Sabi niya, ang mga tayo na bibigatan at ang bibigat ng kanilang mga problema na dinadala sa kanilang buhay. Pero paano sila tutugunan? Ang sabi, kailangan ng Panginoon nung may-ari ng anihin, worker. Ngayon, kaya ko nababanggit itong bagay na ito, nag-oobserba lamang ako sa panahon na ako nananalig sa Panginoon. 50 years na akong believer. At tinitingnan ko rin, sumusulong ba, dumadami ba yung mga naaani ng Panginoon? Pagka tinignan ko, hindi masyado. Kakaunti. Ano kailangan? Kailangan ng worker. Ngayon, puntahan ko itong ating binabanggit. Yung pang-apat na bagay, ang unang worker ay si Jesus Christ. Itatag na natin. Noong magsalita si Jesus Christ na sagana nga anin, kakaunti ang mag-aani, siya yung unang worker. Siya yung unang isinugo ng Diyos na ating amang nasa langit. At paano niya ginawa yung kanyang pagiging worker? Alam na natin yun. Hindi natin palalawakin sa ating topic ngayon. Alam natin isinakripisyo niya yung kanyang buhay para masunod niya yung kalooban ng kanyang amang nasa langit. Yung owner ng harvest. Yung may pakana o kaya may idea ng harvest. Ngayon doon sa aklat ng John chapter 4 verse 34, meron binanggit si Jesus Christ dito. Ang sabi niya, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Ngayon, ang sabi niya, ano raw yung pinakapagkain ni Jesus Christ? Spiritually speaking, ang kanyang pagkain ay gawin yung ipinagagawa ng nagsugo sa kanya. Do the will of Him who sent me. Ngayon, ito raw yung kanyang kalakasan. Ito yung talagang layunin niya sa kanyang buhay. Ito yung magsasatisfy sa kanya at magpupulpil ng kanyang buhay. Maraming believer hindi nasasatisfy ang buhay. Hindi nakakadama ng fulfillment. Kung minsan ay yung bang nadidepress pa yung ibang believer, hindi niya maintindihan at malaman. Pero meron dahilan. Sapagkat hindi nakakakain spiritually ang kanyang buhay. At ano yung binabanggit? "My food," said Jesus. Ang talagang pinakapagkain ng isang naglilingkod sa Panginoon is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ngayon, pansinin ninyo doon sa aklat ng John chapter 17 verse 4, ang sabi ni Jesus Christ, "I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do." Pansinin ninyo, paano ro nabigyan ng karangalan ni Jesus Christ yung Ama na nagsugo sa kanya para maging worker ng Kingdom of God. Para maging worker ng Kingdom of God. Para maging harvest worker. Ang sabi niya, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Ngayon, may piraso ng gawain ng bawat worker. Iba yung kay Jesus Christ, iba yung kay Paul, iba yung kay Peter. Magkakaiba tayo pero iisa yung ating gagawin. Harvest of soul, discipleship. Kaya lang, paano raw pararangalan natin yung ating Diyos na nasa langit? Finish the work na inassign sa atin. Ngayon, totoo bang maraming mga alagad ang tinatapos ang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon? Merong hindi tinatapos. Ibig nagkukwit. Ibig nanghina ang loob. Ibig nagpapabaya. Yung iba'y nagpalya. Ibig nagbubulakbol. Yung iba'y talagang kung ano-ano na yung kanyang ginawa at hindi niya hinarap. Yung ipinagagawa ng Ama, ang kanyang hinarap, trabaho dito sa daigdig. O kaya pag-aaral, o kaya yung leisure, o kaya pagpapayaman, hindi ko sinasabing masama yun.
ang tinutukoy ko lamang ay pinabayaan yung inassign sa kanya ng ama o kaya hindi niya alam kung ano ina-assign sa kanya ng ama. Bakit? Hindi siya interesado na malaman yung ipagagawa sa kanya ng Diyos. Kaya lamang ang Diyos, uulitin ko, inilagay tayo doon sa Kingdom of God. Ipinanganak tayo sa Kingdom of God at iisa yung sasabihin ng Panginoon, work it and take care of it. So magtatrabaho tayo sa Kingdom of God. Magtatrabaho tayo sa Kingdom of God. Ngayon, anumang unfinished work ay hindi tatanggapin. Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, kapag ka hindi tapos ang kanyang trabaho, hindi ito tatanggapin. Yung report na kanyang sasubmit, kapag ka hindi ito tapos, hindi ito tatanggapin. Kapag ka ito yung bang gawain doon sa school, pag ka hindi tapos, hindi ito tatanggapin. Paano natin naasahan na tatanggapin tayo ng Diyos kung unfinished yung ating trabaho? Na-imagine ba natin paano tayo tatanggapin ng Diyos kung unfinished yung ating trabaho? Kung minsan kasi hindi natin iniisip na yung Diyos natin ay isa rin talagang tapat at matuwid na Diyos. Ang Diyos natin, tapat at matuwid na Diyos. At kapag kasi matuwid, inaasahan niya yung bawat pinili niya at inassign sa kanyang trabaho, tatapusin yung kanyang ipagagawa. At kailan magagawa, kailan matatapos ito? Ang Diyos ang nakakaalam, pero tatapusin niya hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Ngayon, gusto ko lamang tingnan lang natin yung binanggit doon sa aklat ng Revelation chapter 3. Ito yung sinulat ng Panginoong Hesukristo doon sa church in Sardis. Ipinasulat niya ito. Ang sabi, these are sa verses 1 to 3, these are the words of Him who hold the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive. Yung salitang you have a reputation of being alive, ang tinutukoy isa siyang believer at binabanggit merong siyang eternal life. Inaangkin niyang siya meron ng eternal life. Siya meron ng buhay na walang hanggan. Bakit? Tinanggap ko si Jesus Christ na Lord and Savior ng aking buhay. Yun ang kanyang sinasabi. At dahil sa ako'y nanalig sa Panginoong Hesukristo, ako'y meron ng eternal life. So, binabanggit, you have a reputation of being alive. Pero ang sabi ng Panginoon, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Ang sabi, ikaw'y malapit ng mamatay. Bakit? Bakit siya mamamatay? Sapagkat hindi niya ginagawa yung ipinagagawa ng Panginoon. Remember yung sinabi ni Jesus Christ, my food is to do the will of Him who sent me. Ano yung pagkain natin para tayo tumibay, lumakas spiritually, yung pagsunod doon sa kalooban ng Diyos at yung kanyang ipinagagawa sa atin. Ang sabi nga ni Jesus Christ, my food is to do the will of Him who sent me and finish His work. Ito yung pagkain natin spiritually. Kaya binabanggit dito, wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Kapag hindi natin tinatapos o kaya intention na tapusin ang pinagagawa ng Panginoon para tayong tao na hindi na kumakain. Nagbabasa naman ng Bible. Nagpe-pray naman. Nagwo-worship naman. Pero meron kayong mapapansin, hindi siya nasasatisfy. Bakit siya nalulungkot? Bakit para bang may kulang siya sa kanyang buhay? Parang pigati ang Holy Spirit. Ano lamang ang dahilan? Suriin natin yung ating sarili. Baka meron tayong unfinished na work na ipinagagawa ng Panginoon. Baka napapabayaan natin. Baka nalilingat tayo. O kaya baka sa ibang bagay natin natutuon yung ating sarili. Remember, tayo born again. Tayo ay lingkod ng Diyos. Tayo taga Kingdom of God. At ulitin ko, nung ipanganak tayong mag-uli, ay inilagay tayo ng Diyos sa Kingdom of God at iisa yung kanyang ipapahayag sa atin.
tulad ng sinabi niya kay Adam at Eve nung dalhin siya sa Garden of Eden. Remember, ang Garden of Eden, ang ibig sabihin nito, presensya ito ng Diyos. So, dito yung tinutukoy natin, inilagay tayo dun sa presensya ng Diyos. Ano ngayon? Ang word na ginagamit, not Garden of Eden, but Kingdom of God. At kung iti Kingdom of God, ang sasabihin ng Panginoon, "For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard. Hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you." Ngayon, itinatag na roon, hindi tinatanggap ng Diyos yung unfinished work. Hindi tatanggapin ng Diyos yung unfinished work. Sasabihin natin, believer naman ako. Nananalig naman ako sa Panginoon. Anong klaseng pananalig? Ano ba yung pinagtitiwalaan mo? Yung work ng Diyos ay hindi isinasama sa faith. Yung will of God hindi isinasama sa ating pananalig sa Panginoon. Hindi natin itinatatag. Anong klaseng faith ito? Saan tayo dadalhin ng ganyang faith? Isang faith na hindi tatapusin yung assignment na ibinigay ng Panginoon. What is that kind of faith? Huwag tayong padaya, mga kapatid, kung gayon. Ngayon, kaya ko binanggit ito ay upang itatag lamang na yung kay Jesus Christ, paano niya mabibigyan ng karangalan ng Ama to finish the work. Ngayon, another, si Jesus Christ yung unang worker, e sino yung kasunod na kandidato para maging worker? Si Jesus Christ nagbuo ng 12 alagad. Si Jesus Christ nag-train, nagsanay ng kanyang mga alagad at ang layunin niya rito, isasugo. So, ang kasunod na kandidato para maging worker na kinausap ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad, yung 12 alagad. Ngayon, eto na ngayon. Ang tanong, bakit gumawa si Jesucristo ng alagad? Ano layunin ng disciple making? Ang layunin ng disciple making, pagka tayo nanalangin sa Diyos na mga manggagawa, sa manggagaling ang worker sa mga disciple. Sa isang taong follower ng Panginoon, bagamat sa atin talaga, in reality, in practice, dahil sa hindi naman itinatatag ang discipleship, marami yung taong tinawag ng Panginoon na ang Diyos mismo ang eksakto o kaya yung bang nag-disciple. Pero sila dapat na sumunod sa Panginoon. Personally, wala rin nag-disciple sa akin. Naghahanap ako ng disciple maker, pero wala. Pero ang ginagawa ko, sumusunod ako doon sa sinasabi ng scripture. Pero scripturally speaking, ipinagagawa ng Panginoon, make disciple. So yung nagdala sa akin sa Panginoon, should disciple me. Kaya lamang hindi pa ito yung bang na itatatag na gawain na strategy nung panahon ko. Kaya lamang, ano nangyari? Konti lamang ang nananalig sa Panginoon. Kaya lamang, aninais ng Panginoon, sagana ang aanihin. Kakaunti ang mag-aani. Ipanalangin natin sa may-ari ng anihin magpadala ng maraming manggagawa. Nakita niyo ba? Bakit kakaunti yung mga inaani ng Panginoon? Kokonti kasi ang manggagawa. At bakit kokonti ang manggagawa? Hindi kasi naitatag ang discipleship. Ulitin ko uli, saan manggagaling yung mga manggagawa? From the disciples. Yung naturo ang sumunod sa mga ipinagagawa ng Panginoon. Ngayon, pagka ating itinatag ito, sinabi yan ng Panginoon yung 12 alagad, ang sabi, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga manggagawa. I believe na nalangin yung 12. Bakit? Sinong kausap ni Jesus Christ? Yung mga alagad, yung 12. Ngayon, alam ninyo ang nangyari. After na sila mag-pray ng mga manggagawa, the following chapter, Matthew chapter 10, tinipo ni Jesus yung 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas na masasamang espiritu at magpagaling na mga may karamdaman at kanyang sinabihan,
Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ano nangyari? Pagkaran nilang mag-pray, sila pinili at isinugo ng Ama. Kung paanong isinugo si Jesus Christ, isinugo rin ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad. Paano yun? Through prayer. Ngayon, yung pangalawa kong babanggitin at itatatag, si Jesus Christ nag-build ng team of workers. Bakit? Alam niyang pagkaraan niyang mamatay, kailangan niyang may pagbibili na ng gawain. Ngayon, si Jesus Christ ay nagtayo ng 12 alagad. Ano yung intention niya na siya gumawa ng alagad? Ang intention niya, gagawin niya itong harvest worker. Harvest worker. Ito yung terminology yung ginagamit natin. Bagamat kay Jesus Christ, ang karaniwan niyang binabanggit, iba't ibang word ang kanyang ginagamit. Kay Peter, ang sabi niya, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Magdadala ka na maraming tao sa Kingdom of God. Ano yung tinutukoy? Sumunod ka sa akin at ibibless ka ng aking Ama and you will become fruitful and increase in number. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ kay Peter. Just follow me. Follow me and I will make you fishers of men. Ngayon, nagbuo si Jesus Christ na 12 at tingnan lang natin itong strateging ito na ginawa niya. No? Kanino kaya nanggaling ang idea ng ito? I believe ito yung idea ng Ama. Magbuo ng team of workers. Ngayon, doon sa aklat ng Marcos 3:13 and following, pagkatapos nito umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. Nagtungo sila, marami silang nagtungo doon sa bundok. At alam natin si Jesus Christ nag-pray na magdamag. Alam ninyo, buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niya mga apostol, hinirang niya mga ito upang maging kasama-sama niya. Pinili niya upang kanyang makasama. Si Jesus Christ yung disciple maker, yung 12 mga disciple. Anong gagawin nila? Sasama sila kay Jesus Christ. Manunood sila kay Jesus Christ kung paano ang gagawin ng isang worker. At pinakita ni Jesus Christ siya, nagpipreach siya, nagtuturo ng salita ng Diyos, nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, at pinakikita rin niya kung paano siya nagpipray, kung paano siya nagkokot ng talata, kung paano niya ipinagtatanggol ang gawain ng Diyos, at binanggit dito na si Jesus Christ, isa siyang worker. So, nagsasanay siya na magiging worker. Nagsasani si Jesus Christ na maging worker at binanggit at suguing mangaral. So, isesent out niya to. So, makikita niyo ba yung strategy natin? Win, magsishare tayo ng gospel, consolidate, at ipinapollow up yung nadala natin ng gospel, and then disciple. And then, after discipleship, isusunod sa discipleship, we sent them upang sila ngayon ay mag-win, mag-consolidate, at mag-disciple. Nakikita lang natin yung pattern na ginagawa ni Jesus Christ. So, yun din ang ating ginagawa. Ngayon, gusto ko rin itingnan natin paano nagtayo si Jesus Christ ng team of workers. Inilagay rin niya yung principle ng unity. Paano magkakaisa ito, 12 ito? May kanya-kanya marahil agenda ang mga ito. May kanya-kanyang idea ng pagsunod at paglilingkod sa Diyos. May kanya-kanya silang layunin sa paglilingkod. Alam ninyo, bagamat ang dapat na layunin ng isang tagapaglingkod, yung kanyang master. Kaya lamang kung minsan naglilingkod sa master na may sarili ring agenda na natitira sa loob. Kaya lamang itinuwid ito ni Jesus Christ. Noong one time, nagtatalo-talo yung mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Napansin niyo ba? Ano hinahanap nila? Sino yung higit na pinakadakila? Sino yung higit na magaling? Higit na dapat nakilalanin? Yung bang ganun na attitude? No? Yung attitude,
Biro niyo 12 alagad ito na nag-uusap-usap sa sila. Sino ba sa atin ang higit nakikilalaning pinakadakila? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga hari ng mga hintil, pinapanginoon ang kanilang, ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan, nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Ngunit hindi ganon ang dapat mangyari sa inyo. Salip, ang pinakadakila ang dapat na lumagay na pinakamababa. At ang namumuno maging tagapaglingkod. Ngayon, paano ro magiging dakila? Magpakumbaba, humility. So sa principle of unity, ang itinatatag dito, humility. Pagka inalis yung humility, meron disunity. Ngayon, paano maitatatag yung prinsipyo ng unity? Ano yung attitude na itinuturo ni Jesus Christ? Humility. Pero kapag ka pumasok at nawala yung humility, ano yung susunod na magaganap? Disunity, wala, mawawala yung pagkakaisa. Kaya meron division, no? Kaya nawawala yung unity, meron dito may pride, merong ego. At ang sinisira niya, yung kingdom of God, sapagkat binanggit, kapag karoon nahati na yung isang kingdom, tinityak ng Panginoon, iti mawawasa. Kaya lamang kung si taga kingdom of God, unknowingly ang sinisira niya, yung kingdom of God na itinatayo. Ngayon, another, yung bang sa pagiging dakila, kailangan magpakumbaba. Pangalawa, yung pag-una sa iba, na uunahin yung iba. Ngayon, sa John chapter 13, 34 to 35, yung bang yung team of workers, kailangan unahin yung iba. Sabi ni Jesus Christ, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong iniibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayong mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayong mga alagad ko. Ito na ngayon ang prinsipyo. Paano malalaman talaga na ang talagang palatandaan na si Jesus ang talagang Panginoon at itong mga taong iti alagad ni Jesucristo, ano palatandaan? Nag-iibigan. Pinagmamalasakitan yung kanyang kapwa. Ang iniisip kapakanan ng kanyang kapwa, hindi sarili. So, ito yung makikita natin doon sa team of workers na ito. Merong unity. Bakit? Itinatatag ang pagiging dakila, pagpapakumbaba. Yung pangalawa, inuuna yung iba. Ipinagmamalasakit ang iba. Mahal niya yung iba. Hindi niya itinatayo ang kanyang sarili. Kaya nga makikita ninyo na kailangan nating mabuo yung mga teamwork. Kapag hindi tayo sumasama sa teamwork, ano yung ating pinakikita o kaya pinatutunayan? Hindi yung iba ang ating inuuna. Yung pangatlo, yung pag-aangkin ng Kingdom of God's business, iti Father's business. Bakit? Yung Kingdom of God, ito yung business ng Diyos. Yung pagpapalawak nito, yung pagdami ng mga taong mag-aani. Ang sabi nga, iti Father's business. Namuhunan ang Diyos dito, yung kanyang bugtong na anak. Si Jesus Christ, namuhunan din. So, mamumuhunan din ako, mamumuhunan din kayo. Ngayon, doon sa aklat ng John 15 to 17, ang sabi ni Jesus Christ, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Yung servant daw, hindi sinasabi sa kanya ano yung negosyo ng ama o kaya master's business. Ang sabi niya, ano yung ginagawa lang servant? Kung ano yung utos sa kanya, yun lang kanyang gagawin. Mag-iisip pa ba siya ng kapakanan nung business? Hindi. Eh, hindi naman inutos, hindi naman ipinagagawa. So, nilalagay niya ng attitude lamang dahil sa aking servant ko, ano ipagawa sa akin, yun lang ang aking gagawin. Pero ang sabi ni Jesus Christ, eto, instead, I called you friends for everything that I learned from my Father, I have made known to you. So, ngayon, eto na ngayon kay mga tinatawag ko ng kaibigan. Bakit? Akin na ngayon ni-reveal sa inyo yung Father's business, Master's business.
ano yung magiging attitude ng kaibigan, gagawin niyang kanyang sarili o kaya siya yung may-ari ng master's business. Titingnan niya ngayon dito. Magtatrabaho siya roon na parang siya yung may-ari. Ngayon, alam niyo kapag ka ganyan ang attitude ng isang naglilingkod sa Panginoon, tinitingnan niya na kanya yung kingdom of God. Hindi siya manghihinayang doon sa kanyang investment o kaya yung kanyang ginugugol na oras o kaya ginugugol na pera. Gumagawa siya ng lahat ng kaparaanan para dumami ng dumami yung mga tao maliligtas. Bakit? Ano ba yung father's business? Pag-aani ng tao. Ito yung father's business. Harvest ng tao. Ngayon. Kaya po, itinatatag ito. Ang sabi kasi rito, isinunod ni Jesus Christ, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go so that you might go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask in my Father's name will give you. This is my command, love each other." So, itinatatag lang natin dito sa talatang ito, yung bang attitude natin sa teamwork, gawain natin ito. Father's business ito. Bakit? Inaangkin mo na ito yung business ng ating ama. Okay. Ngayon, gusto kong itatag yung binanggit ni Jesus Christ dun sa Luke 22:28-29, yung kanyang binanggit sa mga alagad. Kayo na natiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin, yung pagsubok doon sa Father's business, yung pagdadala ng Word of God, and then yung bang pagtuturo, paggawa ng milagro at kababalagan, merong umuusig, merong tumutuliksa, merong iba't ibang mga ginagawa laban sa kanila. Ang sabi, kayo na natiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Si Jesus Christ ba may pagsubok? Meron din. Si Jesus Christ ba may trial? Meron din. Ikaw ba may pagsubok? Sasabihin mo, meron din. Ikaw ba may trial? Meron din. Kaya labang ang sabi rito ni Jesus Christ, kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin kung paano yung Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang magkaharap. Gayun din naman, ibibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Ang Ama nagbigay sa akin ng karapatang maghari. Ano sabi ni Jesus Christ? Ibinibigay ko rin sa inyo ang karapatang maghari. Lord, ano ibig niya sabihin? Ako yung magiging King of Kings. Kayo kings, ako yung pinaka-king ng mga kings. So nakikita niyo ba na itong kingdom of God, ito yung Father's business, ito yung ipinamamana sa atin ng Diyos. Pamana sa atin ng Diyos ito. Para bang negosyo? Kapag ka yung negosyo ng ating tatay, okay, tayo yung inasahan, tayo yung binigyan ng tagapamahala sapagkat may edad na yung ating tatay, siya nasa bahay lamang. Ngayon, tayo na ngayon na nagtatrabaho dun sa kanyang negosyo. Ngayon, lahat ng kinikita ron, magagamit natin. Doon tayo kukuha ng pambili ng kotse, pambayad, pambili ng lupa, ng pambili, pagpapatayo ng ating bahay at lahat ng ating kailangan. Bakit? E negosyo ng tatay natin yan. Kapag ka umunlad yan, uunlad din yung ating buhay. At yun ang prinsipyo ng Diyos na yung mga taong naglilingkod sa Diyos, pinaunlad din niya ang buhay sa physical, sa temporal. Bakit? Father's business kasi. Na habang kumikita itong father's business na ito, ano kinikita ng kingdom of God? Tao. Habang dumadami ang tao rito, pinagpapala ng pinagpapala ng Diyos yung ating kabuhayan. Ngayon, puntahan ko, the harvest workers. Okay. Yung attitude natin dito. Una, maglilingkod tayo sa Diyos bilang anak. Anak ka ba ng Diyos? Kapag ka itinatag mong ikay anak ng Diyos, maglilingkod ka sa Diyos bilang anak. Hindi bilang isang alipin. Okay. Hindi bilang isang alipin o kaya naglilingkod na parang upahan na makagawa lang sa kingdom of God, o kaya nagpapalya pa, o kaya nagbublakbol, yung katulad ng binanggit ko kanina, nagpapabaya, kung minsan iniiwanan pa yung trabaho. Bakit? Eh kasi may trabaho siyang iba, may sidelines siya.
Ulitin ko sa mga anak ng Diyos, ang talagang pangunahin nating gawain, yung kingdom's business, Father's business, ito yung ating pangunahing gawain. Panipag-aaral, sideline yan. Panitrabaho mo sa kumpanya, sideline lang yan. Ang talagang trabaho natin, kingdom's business. Kaya ako itatatag yung tinutukoy na harvest workers maglilingkod sa Diyos bilang anak. Ngayon, ganun ba yung ating attitude? Kaya ako tinutukoy ito, baka hindi natin pinapansin na parabang yung ministry natin, ay volunteer worker lang ako. Lord, Father, volunteer worker lang ako. Ano ibig sabihin voluntary, volunteer worker? Eh, kapag ako'y napagod, tigil. Pagka meron akong pupuntahan, pupuntahan ko muna. Volunteer lang naman ako eh. No? Volunteer lang ako, Lord. So, yung Father's business ay sa'yo yan eh. Hindi naman akin. Yung ba atin sasabihin sa Diyos? No. Ulitin ko, maglilingkod tayo sa Diyos bilang anak. Ngayon, yung example ni Jesus Christ, sa age 12, nagtungo siya sa temple kasama ng kanyang nanay for the first time. Naiwanan si Jesus Christ doon sa temple at nung si balikan ng kanyang mga magulang doon sa temple, tinanong nila, anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Ito yung sinagot ni Jesus Christ sa Luke 2:49. Sa New King James Version, ito yung totoong salin. Pagka sa NIV, meron doon parabang parenthesis na pagka pinindot ninyo, makikita ninyo itong Father's business. Ang sabi niya, and he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Sa Tagalog, ganito yung pagkakabanggit. Ang sabi niya, dapat kong iukol yung aking panahon sa gawain ng aking ama. Saan daw iukol ang panahon ng anak sa gawain ng aking ama? At alam na natin ito, pag-win ng souls, pagkatapos na ma-win, alam na natin, take care of it. Take care of it. Anong gagawin? Ko-consolidate. Tuturuan at sasanayin para lumago. Tumibay sa pananampalataya, tuturuan, sasanayin, ihanda sa gawain pagliligtas. Ngayon, so, iyon ang una natin. Ngayon, tayo naman, binanggit na ibinigay rin sa atin ng Diyos yung kanyang espiritu. Ang sabi doon sa aklat ng Romans 8:15-17, hindi binigay sa inyo ng Diyos ang espiritu upang kayo gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Salip, ibinigay niya sa inyo ang espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Ano rin layunin? Bakit ipinagkalob sa atin ng Holy Spirit para tayo'y gawing mga anak ng Diyos? Kaya makakatawag tayo sa Kanya ng Ama-ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, ano itatatag na natin? Ano ipagkikipaglaban natin? Tay anak ng Diyos. Sino yung ating tatay? Yung ating amang Diyos. Nasaan siya? Nasa trono siya doon sa langit. Sa kingdom of God doon sa langit. At ano yung kanyang layunin sa pagkapiri sa atin? Ilalagay tayo sa kingdom of God dito sa lupa. Ngayon, at yamang, doon sa verse 17, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano'y pinamana ng Diyos kay Jesus Christ, Kingdom of God? Okay naman ba na ngayong this coming year, 2022, meron na namang election? May kakandidatong mayor, may kakandidatong gobernador. Bakit? Gusto niyang maging hari doon sa lugar na iyon. Gusto niyang maging hari sa lugar na iyon. Kaya lamang kay Jesus Christ ang ipinamana ng Diyos, Kingdom of God, at binanggit tayo kasamang tagapagmana ni Kristo. Okay lamang ba na tayo pamanahan ng Diyos ng Kingdom of God? Pagkaraan natin mabuhay na maguli at pagkatapos
magkakaroon na tayo ng eternity, umuwi na tayo sa piling ng Diyos, nasaan tayo? Sa kingdom of God. So, itatutek na natin. Kailamang may isinunod dun sa Romans 8:17, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalatian. Sali ka rin. Sama ka. Maging bahagi ka ng kingdom of God at maging bahagi ka doon sa harvest worker. Ngayon, yung pangalawa, okay, maglilingkod tayo sa Diyos bilang anak. Pangalawa, magpapagawa tayong alagad. Ano yung attitude na natin? Meron kasi tayong layunin na maging manggagawa ng Diyos. From the very beginning lamang, pagka tayo nagpapagawang alagad, nasa isip na natin, nasa puso na natin, magiging worker tayo sa kingdom of God. Bakit? Magtatrabaho tayo sa Father's business. Okay. E paano yung mga nagsisipag-aral? Punta natin sa secular. Nag-aaral. Bakit ka mag-aaral? Gusto kong makagraduate ng college. Bakit? Para ako'y makapagtrabaho at ako'y kumita. Ano yung layunin mo? Makapagtrabaho. Bakit nag-aaral? Para makapagtrabaho. So, ganun din ang discipleship natin. Magtatrabaho tayo sa kingdom of God. Sa Father's business. Ngayon, ano yung ating itatatag na una pagka tayo magpapagawang alagad? Magpapakita tayo ng humility, kangino, doon sa ating disciple maker. Ito yung ating unang ipakikita, humility. Bakit? Pagka tayo gumawa, nagpa-disciple, itreat natin yung ating sarili na parang servant. Yung bang nagpapailalim, bakit? Eh nagsisimula ka pa lamang na magpagawang alagad. So yung attitude naman, eh huwag ka namang mag-astang boss. Mag-asta ka naman na isang disciple. Ngayon, ano yung ituturo sa atin sa pagpapagawang alagad? Sasanayin tayo sa regular na devotion. Importante ba itong yung magkaroon tayo ng regular na devotion? Alam na natin yung Joshua 1:8. Ang sabi, huwag mawawali sa ating mga labi ang kautusan. Pagbulayan natin ito araw at gabi upang masunod nating gawin. At kung magkagayon, magtatagumpay tayo. Binabanggit sa aklat ng mga awit, 119 verse 9, ang sabi rito, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Doon sa verse 11, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ano yung gawain ng discipleship? Itatatag sa atin ang scripture. Ituturo sa atin ang scripture. At ang isang bahagi nito, devotion. Chine-check tayo. Tinuturuan tayo. Sinasanay tayo. Pangalawa, yung prayer. Ngayon, lagi naman tayo nagpe-pray, pero alam na natin yung prinsipyo rito. Kay Jesus Christ, sa Matthew 26:39, binanggit, ano yung ginagawa sa prayer? Ang sabi niya, Ama ko, kumari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo mangyari. Ito yung tinutukoy natin na prayer ng isang disciple na nagnanais na magtrabaho sa kingdom of God. Ang kanyang hinahanap, masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kanyang gusto. Hindi siya mamimili ng kanyang ambisyon o kaya ng kanyang yung kanyang pangarap dito sa buhay sa daigdig nito. Wala siyang karapatan doon. Ang meron talagang plano para sa kanyang buhay, yung Diyos na nasa langit. Susunod lamang siya ron. Kaya binabanggit habang siya nananalangin, ano laman ng kanyang prayer? Your will be done, not my will be done. Ano man yung pagpapasa natin, kung tayo single, kung tayo young people, kung tayo nag-aral, kung tayo married, kung tayo nagtatrabaho, kung ano man yung ating sitwasyon, ang lagi natin sinasabi, your will be done. Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. At pangalawa, na bahagi ng prayer, magbantay kahit manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang sabi, ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ngayon, ano pa yung gamit ng prayer? Ito yung paraan ng pagbabantay sa ating spiritual life.
Makikipag-usap ka ba? Mag-pray ka muna. Baka naman magkaroon ng konting hindi pagkakasundo, makipag-away tayo. O kaya magtaas tayo ng boses. O baka tayo masilat. O baka tayo makompromise. O baka tayo ay magsalita ng hindi nararapat. O kaya tayo ay gumawa ng isang compromise sa ating buhay. Remember, watch and pray upang huwag tayo madaig ng tukso. Dadayain tayo. Alam nyo ba ang pandaraya ng kaway? Konti lang. Konti lang mali. Konti lang kasalanan. Konti lang naman na compromise. Para bang sa pag-inom ng alak, sasabihin nung nag-alok, oh, hindi naman kita painumin ng isang baso, isang lagok lang. At doon sa naninigarilyo, inalok, oh, huwag mong hitin lahat, isang hitik lang. Konting higup lang, konti lang, kahit kalahati lang. Magkaroon lang ng konting usok ang bibig mo. Tama na yan. At sa drugs din, konti lang, konti lang. Sa kasalanan, sa lust, dun sa pornography, konti lang, puro konti lang ang inaalok ng kaaway. Pero tatanungin nyo, yung mga lasenggo, saan siya nagsimula? Sa isang lago? Saan nagsimula yung bang na-addict sa sigarilyo o sa drugs? Sa isang hitit lang. Nakita nyo ba? Konti-konti lang. Kaya lamang watch and pray. Watch and pray. Yung pangatlo, doon sa magpapagawang alagad, training sa ministry. Bakit? Hinahanap mong mag-train. No? Bakit? Dadalo ka ngayon sa mga instruction, magpa-practice sa ating church pep soul. Bakit kailangan yan? Kasi magiging manggagawa ako ng Panginoon. Bakit? Alagad ako ng Diyos. Follower ako ni Jesus Christ. Anak ako ng Diyos. At bilang anak, magiging bahagi ko ng Father's business. Ano yung Father's business? Yung kanyang kumpanya, yung kanyang corporation. Ano yung kanyang corporation? Kingdom of God. Yung pangapat doon sa magpapagawang alagad, submit to your disciple maker. Ngayon, ang disciple maker, tuturuan tayo na mag-teamwork. Alam niyo ba, pagka nag-teamwork ang mga disciple, nakita rin natin yung group of three doon sa kay Jesus Christ. Meron siyang first three. No? Si Peter, si John, at saka si James. First three niya yon. Ngayon, meron binanggit doon sa aklat ng Ecclesiastes 4:12. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Ang sabi, kapag karon nag-iisa, pwedeng ma-overpower ng kingdom of darkness. O kaya ng temptation. Pagka nag-iisa. Pero pagka dalawa, pwede nang mag-depend sa isa't isa, hindi sila matatalo. Pero ang sabi, a cord of three strands, pagka tatlo na, matibay na royan. Kaya nga binanggit ni Jesus Christ sa Matthew 18:19-20, again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father's in heaven. Pero idinugtong ni Jesus Christ, dalawa, malaki ng pwersa yan. Pero idinagtag niya, for where two or three gather in my name, there am I with them. Nakita niyo ba? Pagka nagkaroon ng unity, ang isang team, kasama nila, presensya ng Panginoon. Kaya lamang, ito yung prinsipyong itinatag ng Panginoon. Itatag lamang natin ito. So, okay. So, yung una, maglilingkod tayo sa Diyos bilang anak. Pangalawa, magpa-disciple. Yung pangatlo, rejoice in suffering for Christ. No, rejoice. Pagka meron suffering o kaya meron trial, mag-rejoice. Bakit? Ito yung parangal natin sa Panginoon. Parangal natin sa Panginoon na sa panahon tayo sinusubok, nagre-rejoice tayo sa Panginoon. Ngayon, ano yung example dyan? Sa Aklat ng Gawa, 5:40-42, ito yung binanggit. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos si pahagupit,
at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga ipipinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ano yung kanilang reaction do sa suffering? Nagre-rejoice. Bakit? Parangal nila to sa Diyos. Pero ang tingin nila, parangal sa kanila ng Diyos na sila magdusa para kay Jesus. Attitude. Kaya nga, yung binanggit ni Paul, nung siya nasa bilungguan, rejoice. I say again, rejoice. Kay Pablo, yun din ang kanyang itinuturo. Pagkatapos si James, itinuro niya sa James 1, 2, and following, rejoice kapag kayo nagkakaroon ng mga iba't ibang mga pagsubok, pinatitibay lamang kayo ng Diyos. So makikita lang natin sa pangatlo doon sa isang worker, ng sa harvest worker, nagre-rejoice siya sa suffering attitude. Hindi ka igugupo, hindi ka babaksak, hindi ka manghihina. Magpapatuloy ka sa paglilingkod. Alam ninyo, nung mag-rejoice yung mga alagad, ang sabi, nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. And then at araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ano nangyari nung mag-rejoice sila? Lalo silang sumipag. Lalo silang tumapang. Lalo silang naging masigasig. Lalo silang nagpunyagi upang maisulong ang kingdom's business. Nakita niyo ba yung pagka nag-rejoice tayo dun sa mga panahon ng pagsubok, sa panahon ng kawalan, sa panahon na tayo iniipit, nag-rejoice pa rin tayo, anong gagawin niyo riyan? Lalo kang magiging masigasig sa pag-uwi ng soul, sa pag-develop ng mga dinidisciple at magpapatuloy ka at magpapatuloy at nanaisin mong isulong ang kingdom of God. Bakit? Natutunan mong mag-rejoice in suffering. Pang-apat, faithful to the Lord up to the end. Ngayon, ang sabi rito, doon sa Hebrews 3.14, we have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Binabanggit tayo raw, may sishare sa atin ng Panginoon ang glory if indeed we hold our original conviction. Ano yung original o conviction? Yung panimula natin. Yung sigasig natin nung una. Yung ating first love. Yung ating apoy na ating, yung ating sigasig, nung tayo mangako sa Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Ipagagamit ko sa iyo yung aking buong pagkatao, Lord. May sulong mo yung kingdom mo, God. Gamitin mo ako, Panginoon. Ito yung original conviction na inilagay sa atin ng Holy Spirit at binabanggit dito. Ang sabi, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Ngayon, itatatag na natin sa ating pinag-uusapan ngayon, yung bang the harvest worker, ang itinatatag dito ng Panginoon, iisa lang na team, isang team sila. Bakit? Iisang kingdom lang. So, una, sa ating conclusion, binanggit dito na the Lord of Harvest is our God, the Father. Iisa lamang yung may-ari. Iisa yung CEO ng Kingdom of God. At ulitin ko, siya yung may-ari, hindi ako, hindi kayo. Huwag niyong aangkinin ang inyong ministry. Huwag niyong aangkinin ang inyong cell group. Hindi inyo yan. Ipinapaalaga lang sa atin yan ng Lord of Harvest. Kapag inisip natin atin yan, gagawin natin yung ating gusto at yung ating kaparaanan. Hindi tayo pasok dun sa team. Ano'y palatandaan na masasabing inaangkin natin ang ministry kapag ating ginagawa ito ng ating sarili, ayaw nating makipag-team. Ulitin ko, iisa ang may-ari ng tao. Iisa ang may-ari ng Kingdom of God, ang Diyos. Hindi rin ako ang may-ari ng TGCCM.
ang may-ari rito yung ating amang nasa langit. Akikatiwala lang. At yung primary 12 na lalaki at babae, katiwala lang din yan. Sino naman nagpumili sa kanila? Ako yung pumili at nagtiwala sa kanila nang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. At yung mga cell leader sa 144, meron din nagtiwala sa kanila yung kanilang tribe leader at pinagtiwalaan sila. Nagagawin din nila ang kanilang magagawa para for the kingdom of God. So pagka ating tininan, iti isang pagkakaisa, the harvest worker as one, hindi tayo po pwede magkahati-hati. Iisa. Bakit? Yung ginagawa ng cell leader, pasok dun sa tribe, at yung tribe pasok sa amin, at itong lahat ng ito ay para sa Diyos. Bakit? Wala naman talaga tayong masasabing atin. Ako mismo, yung ministry hindi akin, pati ako hindi akin. Ang Diyos ang may-ari sa akin, at ang Diyos din ang may-ari sa inyo, at may karapatan sa inyo. So ngayon, kaya ko itinatatag the harvest worker as one. Huwag natin gibain yung layunin at gawain ng Diyos. Pangalawa, ang tagapamahalan ng harvest worker ay ang Holy Spirit. Ang tagapamahalan ng harvest at ng mga worker ay ang Holy Spirit. Magagawa ng Holy Spirit na tapusin itong pagdadala ng gospel at paggawa ng mga alagad. Ang sabi nga ng scripture, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world as a testimony to every nation, and then the end shall come. Sino ang magpapangyari nito? Sino mag-orchestrate ng lahat ng ito? Paano ito mapagkakaisa? Different local churches, different denomination, at iba't ibang mga ministries, ang tagapamahalan ng harvest at ng mga worker ay ang Holy Spirit. Pangatlo, ang bawat worker ay may taglay na Holy Spirit. Yung isang Espiritu yung taglay nating lahat. At ano yung saan tayo pangungunahan yan? To become one. E paano kung magkakahiwa-hiwalay? Pwede ba natin paghiwa-hiwalayin ang isang Espiritu? Hindi. Ano mangyayari? Bakit nagkahiwa-hiwalay? Pagka nagkahiwa-hiwalay yung team, ibang espiritu ang siyang gumagalaw. Hindi Holy Spirit. Eh bakit ko binabanggit? Para maingatan lang natin na tayo makikiisa. Bakit? Para hindi makapasok yung spirit na magdi-disunify sa atin. Bakit? Hindi Holy Spirit yun. Ngayon, ang harvest worker ay mag-work as a team, as a team, and as one in Christ. Sa 1 Corinthians 3:16-17, dito ko wawakasan nito, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So tayong lahat, iisa lang. One body tayo. Kaya binanggit, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos ang tinutukoy dito? Body of Christ, yung church, body of Christ, iisa lang yan. At naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak sa ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Yung salitang kayo, buo. Kaya nga ninanais natin na itatag lang natin yung paninindigan, magiging isa lang tayo. Iisa lang tayo. At ulitin kay binanggit ni Jesus Christ, kung kayo mag-iibigan, nang tulad sa pag-ibig ko sa inyo, tingnan niyo yung pagkakabanggit ni Jesus Christ, mag-ibigan ko kayo nang tulad sa pag-ibig ko sa inyo, ano ang tinutukoy ang gagamitin natin? Divine love. At sa divine love, iibig tayo in spite of. Wala tayong idadahilan bakit hindi natin maipapahayag o kaya magagawa ang divine love. Bakit? It is by faith. At ang divine love hindi nanggagaling doon sa iba. Ang divine love nanggagaling sa ating loob. At ang divine love ay umiibig in spite of kung sino man siya. Ano man yung kanyang nagawa. Kaya nga, itatatak lang natin at sabi ni Jesus Christ, dito mapapatunayan kay mga alagad ko
Ano raw yung katunayan na tayong mga alagad ng Panginoon pagka tayo nag-ibigan sa isa't isa? Dito sa TGCM, paano masasabing ito ay church ni Jesus Christ pagka tayo nag-ibigan sa isa't isa? Hindi yung husay, hindi yung galing, kundi yung bang pagnanais natin mapangyari ang kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, bago tayo dumako sa ating prayer, bawat isa sa atin ay magtatago ng kanyang pagpapasya. Ulitin ko yung binanggit ko, ipinanganak tayong maguli saan? Doon tayo inilagay ng Diyos sa Kingdom of God. Taga-Kingdom of God tayo, taga-langit tayo. At kung tayo taga-langit, at kung tayo taga-Kingdom of God, ang sasabihin ng Panginoon, work it and take care of it. Kaya tayo magpapasya na yung maglilingkod tayo dito sa Diyos bilang anak. Pangalawa, magpapadisciple tayo. Pangatlo, itinatag ko lamang yung magalak tayo sa anumang suffering. At pang-apat, let's be faithful up to the end. Tayo magyuko ng ating mga ulo at ipag-pray natin maging manggagawa ng Ama bilang anak. Okay, magkaroon tayo ng 2 to 3 minutes na prayer time. Begin. Come on. Panginoon, nilalapit ko po yung bawat isa. Inyo pong itatag yung mga ipinahayag nila na kapasyahan. Itinatatag namin kami mga anak ng Diyos at bilang mga anak. Magtatrabaho po kami dito sa Kingdom ka. Amin pong kinikilala na ang aming Amang nasa langit nagnanais na magkaroon ng maraming manggagawa. Kaya po kami magpapagawa pong alagad. Mag-aaral kami at magsasanay sa gawaing paglilingkod. Nilalapit po namin yung aming buhay, Panginoon. Inilalapit din namin, O Diyos, yung paninindigan namin na kahit ano yung maganap na mga pangyari o anuman yung dumaan na mga mabibigat na pangyari sa aming buhay, mananatili po kami sa tapat na pananampalataya. Amin po inilalapit yung bawat isa ngayon, Panginoon, ang hiniling ko po yung bawat isang narito, Panginoon, dito sa online na nakasama sa prayer and fasting nito. Itatag niyo po, O Diyos, sa kanyang puso yung kanyang pagpapasya. Siya po'y magiging lingkod ninyo for life, Lord. Maglilingkod siya inyo, magtatrabaho sa Kingdom of God for life. Inilalapit ko ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsisimula na tayo sa ating prayer item. Okay, at meron kayong tinanggap na ipagpipray natin. At sundan lamang natin yung ating mga itinatag na prayer list. Okay, so magpipray tayo hanggang sa matapos yung ating time. So,
mag-pray tayo up to 12. Okay. So, magsimula tayo. Pwede kayong mag-pray ng 2x2. Kung kayo dalawa rin sa bahay, mas madali sa inyo yung mag-pray 2x2. Sapagkat meron naman tayong prayer list. Kapag ka nagsimula yung isa sa 1, yung isa naman ay 2, o kaya 1 and 2, o kaya 3 and 4 naman doon sa kabila. Pwede natin gawin yung iba't ibang kaparaanan ng prayer para ating magawa itong pananalangin na ito. At ulitin ko, habang tumatagal tayo sa prayer, tumatagal tayo sa presensya ng Diyos at yung para ba tayo nag-charge ng ating anointing sa kami sa presensya ng Diyos, angat ng angat yung ating anointing sa panahon ito na tayo gumaganap sa ating 3 days na prayer and fasting. Magsimula tayo sa ating prayer list. Begin.